dito for this ano nga to? Sino? Si Kimi? Sino, ngayon, sino yung pinik yung ano dito number one? Harit? 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 Ooh! Ayos ka yun. Pero ito na. Game number two, mga kaibigan. Blue side ang Archangel, red side naman ang Onyx PHJ for the Kufra. Kun naman sa kanyang Harith, Yuki for the Thames anak para sa kanyang ano pangalan nito? Tatay. Estes. Yan. Cry siya naman for the Kimi. Gundo, nung skin naman ni Estes dito, mga kaya, kaya nagulat ako eh. Look, kaya nagulat ako. Gundo, grabe. Archangel naman dito, mga ibigan. Saksa for the Claude, Ninja Kayla for Uranus, Escalera naman for the Sling, Keke for Rafaela, at Ison for this Mincitor. Grabe, grabe na po, Gundo. Soul, bang mga support user natin, ladies and gents, kung gusto nyo nyan, PM nyo lang po Ronel D. Yeah. Yun, dalin-dali. Pero uy, naku po! Ninja Kila, nakapatay pa nga rin dito. Wala pang sapat na damage ang tropa ng Onyx PH for this one. So Ninja Kila tuloy-tuloy pa rin yung kaya niyang ibigay na damage sa matalang bot lane na Yuki laban kay Saksa. So maganda rin, bigayan din to. Uy, yung top lane direct. Check mo nga yung top lane direct. Nagbubugbugan pa rin sila yun. Ayun, nako. Grabe din yun ha. Off lane na no. Ah, hindi pala. May kasama pala siyang ano. Kimi din dun. Kaiba. And for this mga kaibigan, Archangel was able to get that first kill. Pero to nag-level 4 si Kun, pero panakot lang yata mga kaibigan. Pero hindi to totohanin. Medyo na late lang din ang pasok si Onyx J. But there we go. Naku po sa go, go, go. Patay nga lang din dito si Kufra, but still a kill on the Ling. Naku, pwede. Pwede to, ano, gangster niya. Nakabang level 2 lang yung ano, yung lahat ng ano, habang level gap pa. Oh, level gap kasi po. yun yung chance niya para tumaas yung level, ma-level gap yung mga kalaban niya, mas malakas yung maibibigay niyang damage, tapos makakapag-cooldown agad yung second skill niya. Di siya makukontra agad ng Mincitar dito. Hanggat level 3 yan, level, hindi pa nag-level 4, guluhin natin ang guluhin. Kumbaga, mukhang pwede na naman nga. Ayun, level 3 lang din itong Ling. Ay, eto na naman. Naku po, sabi ko na nga ba, pinasok ko sa hula. Pero yun nga, eto na, si Ison ang nakita. Mga kaibigan, last 2 weeks na lang din. Pero yun nga, nakakatakas, my friend. Talagang pinipilit nila na pabalikin sa base ang Archangel para nga naman hindi mag-level. But for this one out, Archangel ayun nga lang sa top lane. Ooh, na huli. Nabigyan pa, hindi makagalaw. Level 3 lang yan. Ayun, minamaximize talaga plus the turret pa nga na makukuha ni Kimi. Yun ang, yun ang kinaganda dito. No? Kapag nakauna ka talaga mag-level 4, sagarin mo na yung pagkakataon. Pero oops, si Onyx J dito, simple lang, kunyari lang. Mas... Uy, ayun lang. Nabigyan po, nabigyan po. Pero Ninja Kila dito, grabe yung damage na kaya niya ibigay. Pero hinil pa nga ni Madam Anak. So, aalis na lang ang tropa. Samantalang mid lane, ano, binubugbog niya pa din yung Ling eh. Oo, grabe. Hindi mo naman, tinatao niya, tinatao. Uy, walang energy yan, pwede yan. Tinatao niya nga talaga, grabe naman mga kaibigan. Ubus ang enerhiya. Level 4 Escalera, pero yun nga lang. Here comes the backup and another ulti. Naku po, napasubo na si Kuya Kun natin. Naku po, Diyos kumiyo, Ginoo. But look at this Ninja Kila zoning out this Harith. Eto na backup, si Yuki Rocket. Pero di lang din naman magkoconnect ng ganung kasakit. Pero walang casualty, mga besties. Tagal ng clash, ayun pa. Naku, si Ninja Kila, nabigyan pa nga rin dito. Niyakap ni Parin Jay, munti ka na. Pero Saksha, kompleto yung lima. Kita mo naman yung skin na yung binibigay dun. Ang ganda nun, sir. Ano to? Epic ba to? Epic, epic yung, ata. Yung box, de, ano yun, box? May mga dragon skin niyang ano eh. Nagigift meron yan, pa niyan si Ling. Giftable? Nagigift, oo. Next one. Hindi ako kay Bibi Zapno. Okay, Kuya Zap na. Sana madamay din ako. Di, pag naiwan niya lang bukas yung cellphone, nagkagalala. Bigisan mo mag-follow back para senda na. Follow back mo na ako mamaya para sayang yung ano. Pero ito na nga, Zaman Force na ibigay na naman kay paring Ninja Kila, pero medyo makulat yan. Nagdedelika doon din siya kasi si Ison may pang bigay sa kanya nung ring eh. Pag nabigay niya yung ultimate ni Ison, hindi siya makagalaw. Grabe. So, ang gustong gawin dito kasi ng Onyx PH, makita ng makita si Ling, mapugo na mapugo. Kasi yun yung kalamangan nila eh. Pero Yuki, maganda ginagawa dito sa bottom lane, pero nakakuha pa nga rin, Tempest of Blades na ibigay. Hindi siya makakapag-ultimate dahil wala na siya noon. Nabuhay pa, pero nasundot ng bagya. So napatay ang isang Thames dun sa baba. Grabe nga naman din mga kaibigan. 4-3 ang ating score dito mga pre. At eto na, pumapalag talaga din mo ng Archangel pagdating sa patayan. Ngayon nga lang, eto na ang delubyo ng Onyx PH. Level 4 na si Mincitar. Baka makakontra na siya. Pero eto na, ay grabe, na-burst yun. Ay, nag-change target lang kasi nakapag-flicker out. So hindi na inabot. Mga kaibigan. Gulat siya, gumapang yung buhay niya. Tank yan ha, or offlane yan. Uranus, pero nabilis. Uy,
Uy, si Jay. Bouncing ball lang naman, bouncing ball. Na, si Escalera, pag lumaban to, uluwan yan, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, ito na naman si, ano, si Wise. Papasok pa nga din sa Aman Force na ibigay. Pero hindi, sakto. Sakto dun sa ring na yun. Plazak siya dito. Blazing Duet nag-connect, mga kaibigan. Yuki, papasok din naman yung healing galing na naibibigay dito. Plus Gracia for that one. Mega kill para kay Kun. Pinasok na sa loob. Bastusa na to para sa Onyx PH. Nakita mo yun? Grabe din, grabe, mga kaibigan. Ang ganda. Comment din kay Isun, ha? Ganda ng pagkalapag niya nung, ano, nung Zaman Force. Kasi talagang hindi rin napansin si Kun or hindi rin, hindi rin nakakulit. Si Kun, yun ang maganda dito. Malupit. Oops. Pero, uy, di pa tapos. Lalaban pa. KK pa yung naging casualty dito. Escalera ang susunod. Tignan natin kung mabibigyan pa. And yung, ano, yung positioning ni Krisha doon. Diyan siya nanggagaling, o, diyan sa blue buff. So, hindi alam mo nung Archangel kung saan sila popuesto. Kasi lamang sila doon sa, ano, sa right side. Pero sa left side, lugi sila. Kasi nandun nga naman yung Kimi. Tapos tuloy-tuloy pa yung damage. Kung baga na sandwich. Yung team ng Archangel kanina. Na-sandwich nga sila doon. May Kimi sa Gedli eh. So, hindi yun yung ano, nag-provide din ng damage. Ayun po! Naku po mga kaibigan, Ninja Kill has been taken down. Gusto pa yata makadamay ng iba. Escalera dito, tumatakbo na lang din. Isun, ginamit na ang skill, ang ulti niya. Pero eto na si Kun, hindi pa din. Pwede pa nga mag-Zaman Force to, knowing the fact na wala nang ulti din dito. Si Isun, saksa, papasok. Mga kaibigan, look at that. Just to defend their tier 2 tower. No. Binibait lang nila na para pag umangat, si Jay papasok. Tapos ano, yung ultimate niya para mastan talaga, tapos saka niya ilalapag yung Zaman Force. Para nga naman mas ma-secure yung kill kaysa, 'di ba, lumaban siya nang lumaban nang hindi naman siya sigurado. Pero ito na nga yung Zaman Force na ibigay na naman, mga kaibigan. Ninja Killa, nasaktan na dun sa damage nung Harit, mga kaibigan, talaga kakaiba na. Pero pasok lang si paring Escalera, Tempest of Blades, hindi niya maibibigay. Kitiga mo, gitna na yung buhay niya dito. Ano bang item nun? Naka Holy Crystal ata yun eh. Sakit naman nun, kaya nga. Saka Holy Crystal ata yun eh. Check that one out. Holy Crystal pa. Ah, ano, may Calamity Reaper siguro. Calamity Reaper. Yung ano, nagpapatong yung, tas ng red buff pa siya. Oh, physical damage, no? Oo, nagpapatong. Red buff tsaka yung passive ng Calamity Reaper. Sakit nga niyan, mga best weapon for this. Hindi yun puno ng action. I mean, puno ng action, pero hindi nga lang nagkakapatayan ng sobra-sobra. 4-7 lang din ang ating score. 7K good lead kaga dito in favor of Onyx PH. Level 11 na pala si Harith, kaya pala ganun kasakit yung kayang ibigay na damage. Plus, kita mo to si, ano, si Kimi. Ano na, Raptors Machete plus BOD. So yung physical damage talaga na manggagaling sa Onyx PH is agad sa Gaara na. Oh. Mahihirapan nga naman sila kasi level ano lang, ay 4K lang yung pera dito ni Saksha. So Zaman Force na ilapag na naman, lalaban sa apat. Grabe naman dito si Whisper, op, natalbugan yung tatlo, sinalya pa. Naku po, lalaban pa nga, godlike na si Kun dito, plus may healing galing para sa kanila. Dalawang players na lang ang natitira, core pa nga yun. And Saksha mukhang papasukin dito ni Yuki, mukhang magta-tower lock pa nga. Jay, pinasok na, nag-bouncing ball. And yung bottom lane pwede rin nilang gawin, pero wala nang minions para dito sa middle turret ng Archangel. Grabe, mga kaibigan, na isang diretsyon lang ng Onyx PH for that 8-minute game time. Basag kaagad ha, ang third tower dito. So very unusual. Laban na naman. Naku po, alam niyo, wala kasing ulti din si Mincitar. Kaya talagang as much as possible, kulitin ng kulitin. Pero yun lang, nadali din Escalera for the second time around. Or for the third time around. Eh, napatay na naman ng Onyx PH. No, for 3 points yun, no? Talaga yun yung mga crucial na 3 points, mga kaibigan. Daling-dali. Meron pang isa. Zaman Force na ilapag. Ninja Killa, dalawang tira lang. Grabe. Dalawang tira lang si Ninja Killa. Now I know. Ngayon alam ko na kung bakit talagang hindi mo rin talaga magagamit yung ano, yung Mincitar to counter out kay Harith. Kasi pagdating pa lang din sa cooldown ng skills, lamang na yung Harith eh. Oh, 15 seconds lang ata eh yung ulti ni Isun. 30. Naku, so doon pa lang, lugi na. Pinasok na sa loob, mga kaibigan. Hindi na nakalabas ng mapa, and minions nga ang magpapanalo doon para sa Onyx PH. You know, grabe. Ladies and gents, for that 2-0.